Mapahal dito eh. Dito, mahal, dito mga unit, ganyan lang ang linis namin dahil dito hindi pwede, hindi gaya sa Pilipinas na maglinis na ano, tubig. Good morning. Nandito kami ngayon sa ano, yung hotel na ginawa namin to. Tapos may problema dito sa aircon dahil tumutulo yung mga unit. Diba? Tapos maglilinis lang kami ng filter. Nandito kami ngayon sa ano, rooftop sa Tetaw ng Majilis, tambayan ng amo namin. Itong hotel na to, ito yung, hindi ko alam kung hotel ba to or opisina dahil matagal na to eh. Ginawa namin to last 2013. Nung dumating ako dito, dito ako na-sign. Ako ang ginawang helper nung electrician dahil wala siyang kasama eh. Since apat kaming aircon technician, dito ako tinapon sa project na to. Sa loob ng kampo namin. Kaya kami dumali dito sa mga ano, ilaw lahat ng electrical dito. Kaya dito natapos yung una kong kontrata sa kumpanya to. Sa, hindi ko na banggitin yung pangalan dahil bawal. Sa gobyerno tayo eh. Baka masita tayo. Ito yung ginawa namin, no? Pakita ko lang sa inyo. Mga ano. Yung ginawa namin, yung ito. Kaya may ikon na yan, no? Nagtulog kasi yan, tapos mayroon siyang mirror na sheets 3. Kaya, tinintina ng kasama ko doon. Nire-reset lang namin yung thermostat. Kaya yung trabaho namin dito, yung sinasabi ko sa inyo na kami yung bumalat sa electrical yan. Yung mga nakikita niyong kulay blue, yan ang mga cove light. Tapos yung mga LED lights na ano, yung mga ilaw niya, yan. Yan. Yung LED light na yan, hindi ako believe dyan dahil marami ng pundi. Ayan o, marami siyang pundi. Ilan na yung pundi dito? Ito yata, dago lang to. Yan, tapat ng elevator, pundi na rin yan. Kaya hindi matibay. Tapos, itong ano naman, yung cove light, yung kulay blue na nakikita nyo, hindi yan maganda sa ano, sa bahay natin. Pag halimbawa nagbabalak kayo magkabit yan, hindi yan maganda ikabit sa bahay dahil delikado yan. Dahil pag yan ay nasunog, nakaapoy agad yan. Hindi yan gaya din sa mga dating ginagamit ng mga neon lights, mga fluorescent bulb. Yun ang maganda kasi kung napundi, pundi lang talaga. Ito, LED lights na yung mga nirorolyo. Nakarolyo po nakita nyo. Ito yun. Kahit mo murahin, mamahalin yan. Pagdating ng panahon na umiinit yan, lalo na pag matagal yung gamit, pag init niyan, usok agad yan. Eh sa atin, mga kisame sa atin, plywood. Dito walang problema dahil gypsum. Kaya umusok yan, walang problema. Dito sa tunog gypsum eh. Kaya yun lang ang disadvantage niya. Pero maganda sa tingnan sa kulay, kung kulay-kulay pag tingnan. Ayan o. Lahat ng kwarto, meron ganyan. Sa baba. Yan. Kaming tumira niyan. Kaya tinapos namin doon 3 taon dahil dalawa lang kami. Daming mga binabago. O gaya dito, to outlet. Dumating ako dito, hindi to ganito. Dumating ako dito. Binakbak ko to, lahat dito, bakbak to, lahat dito. Lahat dito bakbak. Makita ko lang yung tubo para ma-arrange ko sana maayos. Dahil nagka-curve to natin, hindi pantay to eh. Kaya binago ko na to. Nung ako na dito na-assign. Tapos yung mga, ano, yung panel board, yan. Yung panel board na yan. Ako na rin nag-ayos yan, dito ako na-assign. Tapos pati itong sa aircon. Ano yung kasama ko, busy sa pag, ano. Nagbong-bongan ko eh. Yan. Sabi ka muna dyan. Yan, dati. Dito, ganito dati. Ako na rin nag-ayos dito. Kaya medyo gumanda na lang bagya dahil nung dumating ako dito, ganun din, hindi rin siya pantay. Nag-curve din, hindi rin. Parang yun ko, paano kinabit siya ng ano? Nagkabit. Nauna. Kaya, ito lang yung ginawa namin ngayon dito. Nag-ano lang kami. Regular check-out lang dahil may problema nga itong isang unit. Kaya pakita ko sa inyo yung ano, mga kwarto sa baba. Dito tayo. Dito na tayo sa mga dirak, ang ganun. Yung mga ilaw dito sa kwarto, isa din to sa napakatagal sa amin dahil
halos lahat ng ilaw dito naka-3-way. Naka-3-way itong mga ano dito, mga ilaw. Lahat. Ano, mayroon din kublet. Maganda ito tingnan dahil may kublet siya, tapos kulay blue yung ilaw niya. At tingnan natin yung kwarto dito. Makita niyo yung mga kwarto dito. Ayan siya. Ayan o. Diba, ang ganda. Maganda tingnan yung kwarto dito dahil may mga kublet lang. Outlet. Ayan. Naka-ano yan, naka-3-way. Ibig sabihin ng 3-way, pwede tayong pumatay dito, pwede natin patay ng ilaw dito, pwede din pwede patay na doon. Yan ang mga patayin ko dito, ha. Ayan, yung ilaw. Ayan. Yung kublet, dito na pala yung kublet. Dito ko naman siya bubuhayin. Diba? Pwede ko siya patayin dito, pwede ko siya buhayin dito. Dito yung mga sets ko lahat, mga 3-way siya. Design to sa mga tamad. Mga tamad kasi yung mga tao dito eh. Ayan mga ano dito, mga switch dito, mga TV dito. Bali, ano to, 14 kwarto to lahat dito. Lahat, ganun ang design lahat. Kaya, isa to lang sa pagpapatagal sa amin dahil yung mga wire ng telepon, tinagdag namin dahil yung sabi nila na gawing opisina. Yung isa yung inhibitor na to. Ang gumawa ng inhibitor ito, contactor na, hindi na kami. Talagang yung tagapuni na nagtrabaho niya. Matagal to namin ginawa dahil yung ano, pintura nito pala. Kami pa nagpipintura nito. Yung pintura nito, pati yung tiles dito, hindi na kami, pero kami naghahakot ng mga buhangin dito nung ginawa ito. Ang ganda to dahil yung hagdanan nito, marmol yan. Marmol to. Marmol itong hagdanan. Kaya ngayon, wala namin ganong trabaho dahil taglamig kasi. Medyo relax lang dahil taglamig. Pero kung summer ngayon, hindi kami pwede magbanding banding dahil marami din tawag. Ang dumi. Ganyan lang yung pagtira namin dito, maglinis o. Pag lang yan. Daag na. Yan, ito yung tumulo eh. Ha? Pati yung sa tumulo din? Grass lang katapat dito, linis namin. Ayan. Yung kasama ko na, masiba kasi sa laman yan. Kaya ayan. Oh? Tapos na. Oh, magbabaha dito eh. Dito mga init, ganyan lang ang linis namin dahil dito hindi gaya sa Pilipinas na maglinis na ano, tubig. Shout out lang tayo dun sa mga subscriber ko dyan, yung bago at saka luma na umabot tayo ng ganito karami, 300. At doon na rin sa barkada ko pala sa HCCC Hausam Company na pinapanood nila yung mga video ko sa ano, yung sa rides namin. Salamat sa inyo mga bay.
natin lahat dyan. Eh, Arvin. Arvin Arado, tsaka kay Prick, kay Lugrunyo. Mga barkada ko yan. At sinubaybayan nyo pala yung mga video namin. Maraming salamat sa supportan nyo. Sa buong kumpanya nyo. Yung trabaho nila, sa ano yan? Maintenance sila ng mga tower dito sa mga telecom. Umakyat sila sa mga tower. Tsaka mga genset yan. Sila nag-maintain dyan sa mga yan. Kumpanya nila. Ingat kayo lagi dahil nasa biyahe kayo lagi. Mahirap na. Tapos ano naman, salamat din ako sa mga grupo ko sa RKH na nagtsaga nilang i-play yung mga share kong video sa kanila. Saka sa Nads din, Nads Compound Group, sa Angelico Angelica Team, sa Tinis. At doon na rin sa ano, sa grupo ko sa bike, yung 3RPCC. Maraming salamat din sa inyo. At umabot ako ng 300 ngayon. Hindi ko akala na abot ng 300 eh. Kaya yun lang mga bay, ang may share ko ngayon dito sa trabaho namin, yung sa aircon. Ano lang yung trabaho namin ngayon, ginawa. Regular cleaning lang kasi hindi naman kami makapaglinis dito ng aircon na may kasamang tubig dahil wala kami mga gamit na ano eh, pang dry cleaning eh. Palinisan lang yung mga unit na yan pag naibaba, pag may mga malaking problema talaga. Pero pag walang mga malaking problema, ganyan lang. Brush-brush lang ginawa namin. Lahat itong mga aircon, ganun ang ginagawa. Bukod lang sa mga wall-mounted, pag talagang marumi na, ang ginagawa namin, pinupull-out namin yun. Pinupump-down namin, tapos pull-out, nadali namin doon sa workshop, doon namin linisin. Pero pag mga ito mga ceiling type na aircon, hindi na namin ito binababa dahil malaking trabaho ito eh. Hindi kaya sa atin to na mayroon tayong portable na bumba, dito wala kaming portable. Ang request kami, dito naman lang nagbibigay. Kaya ang ginagawa namin, kanyan lang, pag-pag. Madali sa amin. Kaya ganun lang. Kaya yun lang mga bay, salamat. At salamat sa inyong mga sasayang yung suporta pala. Salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye, thank you.